kailangan mong ano yun, break, parang sometimes break the rules, eh, no? You need to break the rules. Yeah. And yeah, yung yun nga yung hashtag dito na Blacklist Internationals, we're breaking the code. Mm-mm. And we did not expect the Carmela pick from them. Yung Carmela pa nga yung naging setup hero dito, yeah, ng Blacklist International doon sa first phase, eh. Yeah. Ngayon, and Carmela is the insurance para hindi basta ma-dive yung Chang'e and Rafaela. Oo. Oo. Didikit ka lang, eh. Diba? Didikit. Meron kang extra stun with the Crimson Flower. Yeah. And man, this time, change court tayo, Shinbu. Yeah. Blacklist International will now go to the red side. Known ang next play solid to play the Yishun Shin. Are they gonna give it? Yeah, that's the question. Mm-hmm. Depende sa bandito. So, Loyi ang inalis dito ng Blacklist International. YSS will be chosen here by next play solid. I mean, Full Clip is the MVP. Yeah. Using YSS. The YSS. You have H2, which is a very, very consistent player. There you go. The vision control, the damage output, the criticals, even though ni-nerf ang Yishun Shin, yeah, I think it's not enough. Ang dami niyang kit, mabilis pa din siya. And eto na, I'm really sure na mas mabilis ang Yishun Shin ngayon pagdating sa pag farm against a Roger. So, mas magagamit mo kasi yung level 4, eh, pagka level 4 niya, eh. But this time, sabi ng Blacklist International, oh sige. We're prepared. Basic control, no? At last, so confront moves like me, mm-hmm, no? And let's see what will be the Chester hero here. If will we have a Farsa or pwede Farsa? Kufra is still available for next play solid to disengage. Ano, baka may hinanda rin yung Blacklist talaga sa Kufra, eh, no? Parang mukha, eh. Alam nila, eh. Parang mukhang handa sila sa Yishun Shin pick. There we go. That is, I mean, I know yung strengths ng NXP sa Kufra, pero feeling ko talaga, you cannot just join the MPL doing the same thing over and over again, no? Adjust accordingly. Blacklist International started securing. They started revealing na their hyper carry here. Full Clip now will go onto the Ling. Yeah. Ling versus Yishun Shin. I kinda don't like to play the Ling, especially kapag online yung Mountain Shocker, kasi tumatagos yung bala ng Mountain Shocker dun sa mga walls, eh. Mm-hmm. So may chance ang tamaan ka ng tatlong beses sa Ling. Bigla kang bumaba. Kapag mali pa yung position mo, pwede kang mahuli ng kalaban. But I think this is Full Clip. I think they're fully aware of that mechanic. Yeah. Kasi what they're doing right now is they want heroes na pwedeng pumasok sa likod. Kasi meron kang Chang'o ulit for the wave clear, na easy access ang Ling, and easy access din sa Yishun Shin ang Ling. Plus may Atlas at saka Yuzong ka. It's a full-on 5-on-5 composition para dito sa Blacklist International. Meanwhile, next play, mukhang mas gusto nila yung mga maliliit lang na skirmish. Yeah. Mapa. This is an MB or Chester hero. Yun ang katanungan ngayon. Because we got Renejay, we got Yawi hero na kasi pwedeng Chester ano, eh. Pwedeng Chester Chang'e, eh. Uh-huh. Pero pwede rin namang side lane Chang'e nga. If I am next play solid, I think it's got Kagura, no? You might want an assass. They want burst. Yeah. Doon sa Kagura, kailangan niya. I think you would want to use the Chang'e for support, pero baka man lambot. Feeling ko Chang'e side lane pa rin. Yeah. And the support will be Bal. Support Chang'e. Yeah. It is... Actually, hindi pa natin alam kung Hilda support or Chang'e support, eh. Kasi pwede, yes. Yeah, kasi yes. Kasi pwedeng tama. Ano to? This is a Chang'e side lane. Yeah. I think it's better kasi you have a wave clear. Yes, Hilda can pull off the support role with the back siya. So maganda yung pwede nilang pang-pick off dito. Hilda, level 1. Pwede ka na kagad makipagpugbugan. Kailangan mag-ingat ni Full Clip dito kasi pwede siyang, alam mo yun, kagat-kagatin nung Hilda sa late game. But wow! Feeling ko, yeah, pero feeling ko nagkaipitan sa draft kasi ang ganda nung third ban ng dalawang teams natin. Ang ganda nung Esmeralda ban, ang ganda nung Chona ban. It makes everything awkward by the fifth pick na. Now we have a Lolita. Wow. Ah, Lolita. Kalabasa smash with Octopus lang. Shinbu, the combo is real. Meron ka pang payong yin-yang overtime.
turn. Kung na-guess nyo lahat ng combo na yon, ibig sabihin nun, gusto dito ng Blacklist International na sama-sama puwersa. Shin, pag nagpaulan ng meteor shower, anong kailangan mong gawin? Harangan mo lang ng bulwark shield. Yes, is the answer to the burst na meron ang side ng next play. Solid. Blacklist International, I think so surprised na naman nila tayo. This time, I will go and I will put the vote on Blacklist International. I think I will put the vote on next play solid. I think na-gimp na masyado yung draft dito ng ano ng Blacklist International. And I'm curious, sideline Kagura ba yun? Will we be seeing a sideline Kagura? Or pwedeng support or pwedeng sideline kasi Kagura? Kasi may, ano, take note, Atlas, ano na yan ha? Atlas Lolita. Like, oo nga. I cannot see the Atlas Lolita going into any sidelines, no? Pero, oo nga. Pwedeng, baka sideline Kagura. Yeah, kasi siguro. The kit of Kagura here with the Wushu Umbrella Flea, pwede niyang ma-dodge yung Chang'o skill shots eh. Yeah. Diba? With the extra proc of purifies. But we shall see. Dahil nga, ang magsa-side lane ay Atlas. Oh! Si Eson, ang side lane Atlas dito. Blacklist International, again, breaking the code, Shinbu. Yeah, side lane back siya, no? And they got Hilda support and Chagu support. Side lane back siya, tol. Side lane back siya, laban. Ito yung laban ng Octopus at Gulong sa baba. Wow. Dalawang Bruce ko, bubu talaga. Ang kulit talaga ng ano, side allocations natin dito. Pero it's because you want to empower your 1-3-1s eh. Tapos bumakap nga kaagad si MB, oh. Para lang siguro makakuha din ng invasion dito. While at the same time, nanigurado na si H2 for going for his own buff. Sabi man. Init ni Rene J talaga. Yeah. Can actually do this if you're not. Lagi okay. Naman. Pwede natin i-dissect dito yung nangyari ng early game. I'm actually not aware doon sa items. I think we're gonna check it out later. Ano talaga, side lane talaga yung mga dito. Ayan, si side lane, ano talaga, si side lane Atlas, si side lane back siya talaga. Oo, so I think if I'm not mistaken, it's either they have the boots or the jungle item para magkaroon sila ng damage dito. Pero ano na to, transitioning na sila to the fighter tank role, no? The semi-fighter role. Yeah, and actually, a signal of you of reallocating your tank towards the side lane is because you want to give them level 4 kaagad. Sa totoo lang, ang word, no, kuya, ba't naman nilalagay sa side lane yung Atlas? Anong gagawin yan? Pwede naman kasing eventually, umalis na yung Atlas sa side lane. Ibigay na lang ulit sa Kagura. Tapos, yung Atlas, magka-level 4 lang. Yeah. Makuha lang kaagad yung level 4. Ganun din naman sa Baksha. You want your Tortoise Possessed then to be available kaagad. The perfect match to the Fatal Links. Actually, pag nagkaroon na rin ng ultimate yung Baksha, I think mas marami tayong team fights na makikita this time sa larong to. Mataas yung movement speed ng buong lineup ng dalawang team. So mukhang magiging alerto sila dito sa pag-response sa mga laban. Ang interesting dito ng ginawang attempt actually ng next play on shutting down full clip on getting the purple buff. Muntikan pa actually tumama yung first skill dito ng proc ni Chang. Oh, kung na-binster na delayed na yon. Oo. Well, headline kasi talaga dito si full clip din eh. Tsaka si H2, I can't help but feel na ano din talaga, parang walang choice yung hyper carries natin dito, kundi maging consistent. Kasi if you get dropped easily, you will easily lose the game din eh. Kasi more on, ang daming supportive role. You have two tanks. You have two tanks on the side of Blacklist International. We have, you know, Thams, Sustain, we have Chango, lane ano lang yun, lane management lang, diba? Talagang yung aasa ka sa damage mo on the YSS lang tsaka ano eh, Ling eh. Ano te, parang yung setups after setup tapos yung damage. Sige, men, gawin mo trabaho mo, mag-farm ka, we're gonna funnel you the gold and then just give us the crits. Mm-hmm. And men, I think si H2O dito, ngayon niya palang nakuha yung kanyang purple, hindi niya pa nakuha yung red. Same as full clip. We're now looking at a mirror type of Bernardo na NXP combo, pero mauna yung NXP dito. Yeah, inago na NXP. Pero gusto yata nila i-convert into a kill. Rene J here, wala siyang Cyclone ay nanasakyan. Blurs the flicker, lapit si Aqua level 2. Chester bumak up. And that's a winner for NXP.
Hinintay nila actually yung Blacklist International. They tried to bait it. Pero nahuli ng onte dito si paring Aqua. Kung nauna lang siya ng mga ilang segundo, pwede pa nila ma-cancel or ma-kill. So libreng orange buff, dalawang orange buff ngayon sa next play, sa next play solid. Ay, oo, tama. Isa kay Rene J. Oo, and gusto ni Rene J to ha, kasi pag may orange buff ang isang Tams, expect kakagatin kanya ng kakagatin kahit anong mangyari. They're delivering the four-man here, down for the bottom lane. Level 2 pa rin si Eason, and now they shifted their 1-3-1 na. Ang nakabody na ngayon ay si Eason tsaka si Dexstar. So, makikita mo, Edward will be staying down for the bottom lane. I think things are looking awkward na dito para sa Blacklist International, because first, Eason sits at level 2. That's one. Eason sits at level 2. Kung magkakaroon naman ng turtle fight, feeling ko naman may ult pa rin naman silang ready. Pero ang laking kawalan, and feeling ko hindi na-account ng Blacklist yung laging habit ni Rene J na mag-invade sa orange, no? Oo, kailangan pa dito ng dalawang levels ni Eason, and probably dalawang wave pa yon ng minions bago niya makuha. And going back to what you're saying on Rene J's signature Tams move, mapu-pull off mo kasi kagad yun pag Tams ka pag level 1 eh. Ang bilis ng movement. Kahit masya nga ito eh. Kahit masya nga ginagawa ni Rene J pang nakaw ng orange. Oo, and I think mas nag-play safe dito yung team ng Blacklist International. Hindi nila in-expect actually yung follow-up. May nagsuporta kay Rene J that time eh. Kung si Rene J lang mag-isa yun sana. Oo. Diba, i-go nila eh. Pero sabi nila pull clip, teka, bait natin. Pero ayun, may kasama pala. But again, yeah, they want to deny Rene J here, pero they're lacking in damage. And again, classic talaga mula sa Yusun Shin. You know, mountain chopper lang, lagi. Alam mo agad. Alam mo agad. And mukhang lugi yan. Lugi ang Yuzong. Basta pag may red ang Tams, what you want to do is to just fight and put in the lifesteal. Nakita mo dalawa na yun kanina, and without heavy supports na early damage sa Blacklist, kasi Lolita ano yan eh, passive type yan na support eh, diba? Mm-hmm. Hindi nila na punish si Rene J. Yeah. Hindi has na punish ang bilis ng back proc, kaya agad dito na nilagay ni Chester. Buti na lang nakuha pa rin naman yun ni full clip, but still no level 4 for Eason. Laking ano yun, laking ayun, nag level 4 na. Kaka 4 lang. Actually, pwede nga sana ipag-surprise sa pinasimulan na yung turtle fight dito, mga kaibigan. Nakapoko si H2, nakapwesto si Dexstar. May Numinum Blast sana, available yan. Bantayan natin. Nandun dito sa likod si Rene J, gumulong na kaagad. Nakanyang Slaughterous Sights, Numinum Blast naman kaagad. Then, turtle is secured pa rin dito ni Edward. It's gonna be a full-blown fight. Nawala dito kaagad yung ating Baksha. Sa likod ni Aquang Drumagon, Aquatic Dragon, ladies and gentlemen. At gusto niya pang uminom because they're chasing down H2O, and that's a win then doll tall ng Blacklist International because they got 3-4-0 plus the turtle. Kailangan dito, kailangan ng gumulong ni MB para lang madepensahan to. Buti na lang kamo na buhay pa yung tower. Full clip, sobrang clutch nung rep 3 niya doon sa purple bago nangyari itong turtle fight natin. Look at the zone from Dexter, and man, look at the boost on shield. Tsaka si Eason, man, na-shoot niya yung ano talaga, yung fatalings. Man, ang daming shots mula sa Chang'o na na-bulwark shield to the point na lumapit-lapit, nagkalapit-lapit yung next play. And sabi ni Eason, welcome to Eason Esports. Even though na-nerf ang Atlas, hindi nyo pa rin to matatakasan. Promise, Manjin, para sa akin, bago nangyari yung turtle fight, lamang yung next play talaga dun eh. Oo nga. So, nakarating, napaka-patient ni Eason, talagang tiniis niya na makarating dun sa veteran sa level 4, no? Buti yes. Nakuha niyo na, veteran moves, man. Patience, iba talaga pag veterano, pasensyoso. Vintage Eason, ang isa sa mga naunang players na mag-represent ng Pinoy sa laro ng MLBB. But nonetheless, nakapag-depensa naman dito ang next play solid. Hindi nabasag ang mid. Ngayon pa lang, they made sure na basagin muna nila yung top bago i-trade yon. That's why nagkaroon pa tayo ng tabla. Hindi pa tapos. Shinbu, aasa lagi.
Ang hirap na ito pag tumusiro yung Blacklist, man. Ang gandang pambati nun sa MPL. Tingnan natin ngayon, full clip again. On his third rotation of his buck, binati kagad sila ng Mitchell Shower dyan. Lapit si Edward dito. Let's go sa Kagura! Tapos ang binugan ng Kagura, Numinon Blast. Ayos ba yun? Dahil katabi ka agad yung Lolita na nakuha yung kill sa Changit. Nabura na rin. Pati si H2O, todo, tol, habol doon. Para sa backshot natin, that is MB. Make that MD because he is momentarily dead. And that's Rene J as well. Backline na ulit cut. Si Rene J. Man, Blacklist na yung may control. Huli siya yan, yeah. Rene J. Ay, di. Nangyari na naman ulit. Nangyari na naman ulit. Rene J trying his best to deal with two heroes here. But I think, hindi na magmamatter to kasi pinipigilan lang ng Blacklist tong Rene J things. Yeah. Kailangan lang ito mag-overextend. Oh. Follow-up dito ni Chester. Hindi na nila kinomit. Pero, of course, Turtle. Then naman ang kukunin dito ng mga taga-Blacklist. Look at that fight. Shinbu, that was part 2 of Next Place 14. Na 3-9 nilang kunin yung ganda. Purple Cup dito. They don't have a retribution, Shinbu. Ganda tol. Ganda ng triangle formation. May ano, may Lolita. Triangle opens eh, may Lolita, tapos may Kagura sa Gedli. Kompletos. Men, Wombolicious, Combolicious, break the code. Oh, yun ang ginawa dito ng Blacklist International. Men, kung may pelikula dito, yun yung part 2 ng fail, pag-fail na invade ng Next Play Solid. Again, may red 3 si Full Clip. And Full Clip, patient enough na nandoon lagi sa wall na, oh, hintay natin mamula. For sure, mamumula yan dahil mag-uulti yung Chang'o. Easy red 3. And with that, nakapag-set up sila ng magagandang combos. Yeah. Vintage David, be careful ha, kasi naisushoot ng Blacklist. Naisushoot ng Blacklist yung setup nila. May tinatamaan ng Numinon Blast, may fatal links. And maybe hindi ko lang nakikita, pero I'm sure may tinatamaan din nung yin yung overturn. For sure. For sure. Ang dami laban. Okay, Black Dragon form. Mukhang bait lang naman. Under 30, hindi rin naman i-commit ni Aqua yan. Yes. Okay, we'll be toning down dito sa laro natin. Unto na items to, tingnan mo. Yeah. Actually, itong side ng Blacklist International, eh, actually, hindi naman ganun kataas. I think pwede pa to. Pwede pa. Next play solid, even though may endless battle na si paring Full Clip this time. Ang kailangan kasi ng next play solid sana dito is to shut down the link eh. Kapag nawala at na-target nila dito si Full Clip, pwede pa eh. Kasi naka full clip pa rin yung damage. Again, masyadong mataas dito yung ano eh. Yung cooldowns nung ultimate. Kanina sinisilip. Oo. Alam mo, sorry. Kanina sinisilip ko, tol, yung ano, yung items. Okay na sana si Aqua eh. Kaso, tatlo yung physical attack dagger. Kanina lang eh, no? Nah, dahil ginawa lang Legion Sword yung isa. Shoutout nga pala siya. Shoutout sa trainer natin. What's up? Coach na friend. Pero again, Kuya Shinbu, medyo nag-tone down yung game kasi natuto na yung Next Blaze Solid na yeah. Sige, hindi na natin pala kaya mag-invade. Yeah, why not defend? Mataas pa din yung capability natin to spam. Mataas pa din yung damage output natin. We have a Hilda na pwedeng pang-vision. Si Rene J can just push out the waves. But the problem here, men, Black Dragon and the Pinch Boys, ang bilis ng response ngayon ng Blacklist kahit sa ang parte ng mapa ka pa. I can't even feel they can dance around under turret eh. No? Oo nga eh, parang kaya na eh. Under turret eh. Pwede mag-tower dive eh. Naku. Lolita, no? Tapos Atlas. Oo. Ang daming pwedeng bang setup. Ang taas ng shield. Kasi hindi na kinukulang sa damage eh. Kasi yes. Online din si Edward. Oo. Ang taas ng shield. At pwede pa sila mag-dive. That, actually, tatlo yung pwede... hindi tatlo. Apat ang divers dito sa side ng Blacklist International. Even the Kagura can do the outplaying yung overturn, di ba? Wushu Umbrella, pijing yung overturn, Edward. And then, meron pa silang flame shot. And sobrang crucial ng flame shot na yan kapag may kalaban kang Tams at kapag may kalaban kang Baksha. Kasi what can you do is you just knock them back. Yeah. Kung mag-initiate sila ng flame shot, may extra purify ka pa ng Wushu Umbrella, Flea. Mukhang ano ngayon yung jumong natin, tol? Hindi niya yata mo, parang hindi masasalba yung Gogoryo ngayon. Kailangan natin yung team song. Kailangan natin yung team song, Shin eh. Kailangan. Yung may Jumong eh. Ano ito yung moment na natatalo si Jumong eh pag tinatrydor siya? Ito yung moment na ano na eh, yung bigla magso-slow-mo. Oh. Yung nakaraan. Oo. Ang nakaraan. Opo. Parang ito na nga ang pagsugod.
ng Blacklist International sa mid. Shinbu, next place, trying their best to defend. Wala, kasi nagkawala ng meteor shower, pwede ikaw to! Binatukan ng payong tol, sakto tag-ulan! And look at that, ladies and gentlemen, may naliksunod ng mga members dito, kahit yung back siya biyak! Ladies and gents, it's the Hilda na wala. Triple kill na nakuha pa dito ni Full Clip at ibang talentong pinapakita ngayon nitong ating bata. Nakita nila na naubos na yung bala. Nag-meteor shower. After nag-meteor shower, boom, binato yung payong. Hindi na kailangan eh. Kaya yung sabi ni Edward, oh, payong kaibigan. Payong kaibigan. Tandaan nyo, hindi lahat ng payong maganda, may mga payong masama. Oo nga. At sinama bigla ang next play. Beautiful initiation from Edward. Wow, lahat sasama din eh. Oo, Shinbu, pini-question natin kanina itong Kagura pick, 'di ba? Pero sabi ni Edward, papakita ko sa inyo, Manjin and Shinbu, kung bakit pasok pa rin ang Kagura sa pag-initiate. What was that? From afar, we all thought that it's going to be Eshon. We all thought that it's going to be Aqua or Full Clip to put in and go with the initiation. But no, it is Edward. Kuya Shin. I'll be honest, tol. I'll be honest. Huli kong Kagura na nakita bumura ng ganon. Season 1 pa kay Yuji. Yuji pa lang, no? yung ganon na pamburahan na Kagura. Yung paggulat ka na lang. Gulat ka na lang yung buhay mo. Biglang song eh. Oh, man. You know what's his items? Man, Clock of Destiny to the Lightning Truncheon Season 1 build! Holy Crystal din! Holy Crystal! Like, it's a lot of magic damage out there. Yeah, magic damage and stats. Mm-hmm. Man, ang hirap dito sa side ng Next Play Solid or all their damage, mas maraming single target eh. Parang isa lang yung pwede nilang pang full-on 5-on-5 damage, which is the Meteor Shower and the Blood Floods. But again, man, Blacklist International, they negated the early game progression. Yeah. They defended their link. Yeah, man. And you know, on a composition, tol, in a composition na may Kagura, on a composition na may Lolita, man, break the code indeed. Grabe. Eshon pumasok. Pangit yung Fatal Link. Sa si Envy lang ang tinamaan doon. Renegy sa may pinakalikod. Grabe talaga. Uncle Breaker, wasak ang tito mo. Down in by Edward, ladies and gentlemen. Hindi nagpahuli basta kay Renegy Bura. Na ngayon, yung ibang mga membro pa. Monster kill, double kill. Patay si Jomong Hua doon. And there is the minion going for the push into the base here of Next Play Solid. Hindi durog, kundi break the code. Because Next Play Solid has been blacklisted.